sa ating Maricel. Maopia masulom. Marajo. So karon, limang araw ho mga kabuksan, dito ho kami dahil cleaning operation ho namin dito sa loob ng bahay. Dahil malangsan ho dito sa loob. Kailangan na ho nating maglinis. At pang-ano na ho itong mga kabox. Hindi lang ho, pangatlong beses to na i-guide natin si Ate Marcel sa paglinis sa loob ng bahay. Dahil yun nga, nakasanayin kasi nila dun sa kanila na yung okay lang ng ganyan, pero dito dapat masanay na sila na yung akala nila na okay lang dun sa kanila, dito hindi ho pwede. Dahil isa din ho kasi pag malangsa yung madumi, isa ho na makapagbigay ng lalo na sa ubo yung ganitong sistema. Kaya ngayon lilinisan natin, tulungan natin si Ate Marcel at i-guide natin ulit. First time namin ito maglinis dito sa loob ng bahay. Pero dati, ilang beses na namin ito tinuruan si Ate Marcel, doon pa sila nakatira sa bahayo namin. Kaya ngayon, makita niya na paano maglinis dito sa kanilang mismo loob ng bahay para ito naman ang masundan niya sa paglinis. Dahil napakalangsa na ho mga hawks, hindi ho sa pagkaano ha, pero dapat nating sabihin ito kay Ate Marcel, pakita sa kanya na dapat ganito, dapat hindi ganito, para maano niya yung ugali ho natin na sa kalinisan ba, na kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat hindi gawin, para mapanatili nating malinis. So yan, hihintay lang ho natin na matapos silang kumain dahil yung mga bata walang saluwal, walang short, at tayo ay maglilinis na. Ito ho mga kapos. Medyo madumi na ho yung silalim ng katre. Yung tama. At rin ho kasi hindi rin ho pwede na wala silang katre kasi yung mga bata umiihi sa gabi. Pag nakasapin, laging basa yung sapin. Yung ilalim ho na okay, kanang yung ilalim ho ng tawo dito, linoleum, basa na ho lahat. Kaya malaksa na dahil yung mga ihi ando itong kailalo. Nakakilid, dito sa kanila. Abangan din sila sa loob mga kabuk, si Chi at si Maricel. Ako naman dito sa labas. Kasi ang dami na hong mga kanin. Dapat hindi sila kakain dito sa katre. Doon lang sa baba.
para mapanatili talaga malinis. At ito po lang mga kabos, ito mais. Ito yung tawag dito, pinaghandawan ni ating Maricel, yung numulot siya sa mga tira-tirang hinarbisan. Yan ang naipon niya. Pag natuyo yan, may benta na rin natin. Pandagdag ulam na rin nila kung ano yung kailangan sa bahay. So ito lang ang number one, yung kalinisan. Dapat maano natin, maituro natin ng maayos at dapat matundan ni Ate Maricel. Para safety naman sa mga bata. Yung mga ubo, mawala yung ubo. Wala tayong map, mano-mano muna. Oh yan, malinis na. So dapat, Maricel, dili na motro ha, ang hugaw. Okay, ano po yung mga kabuks, hindi ho madaling maglinis pagka ganun ho kadumi. At ngayon, papunta na ho kami sa tawag dito, sa poso, dahil maliligo na ho ang mga bata. At si Mrs. kukuha lang ho siya ng safeguard. Yan, ganito lang ho kalapit ang paliguan nila. Diyan lang ho sa gilid ng school. Ayan, school po nila yan pagka pwede na silang mag-school. Ang paskabali sa isigurot. Diba po, ang lapit lang ho ng tubig nila, ng school nila soon. Doon lang ho yung bahay nila. Sila kasi mga kabuk sa bukid, hindi sila sanay maligo na ano, na babasahin yung ulo. Ito kanila, ligo lang na basa-basa lang sa katawan. Ayon, dali, unan, bukod sa lawak, wala, ako, buling, ano, nagpagayo. So yan, tinuruan ako ni Che si Ate Maricel paano magligo sa mga bata para mabango, malinis. Dapat bulambula. Si Ate Maricel kasi pag magligo sa mga bata, hindi ganong maraming sabon. Kaya yan, dapat ganyan. Sabunan ng maayos. Saka yung ulo, shampoo. Sa blid. Oh. Ayun, basta ganit hait, dapat diligid sila magkuanog hait. Ay, buti ano, kunti lang yung naano ka size no, naano daw sa blid. Gumaya daw sa papa niya, nagagano sa blid. Maricel, nag-uban ni si... Yan tuloy, nasugat. Oh, si Ate Maricel naman yung magkuskos para kay Saison.
mainit na lahat. So itong floor mat mga kaboks, hindi pa namin binali kasi basa pa kanina tong sahig, kaya pinaliguan muna namin yung mga pabatsing-tsing. So ngayon pagpatuloy na namin yung paglilinis dito mga kaboks, kasi totoyo na. Maliwalas. Para siya mas presko, di ba? O ginlo. O mayo pang paminaw, basta ginlo. Dili ka pa sa paminaw. Walay ginayon ako. Bukuhan ako. Hi. Okay, stop, baby. Oh, I love you. Hello, Papa. Come on.
Amo lang gusto matudlan si Marcel nga maghinlo perminte para dili katul sa lawas. Dili baho, no. Tapos bisag asa tabi di maghinda kay hinlo. Sinabi ko lang sa kanila mga kabuks na kasi bahin nila sa pag ano yung tinuturo natin dito, paglinis natin, baka masamain ho nila. Kaya ayan, okay, thank you naman kay, ano, kay lola at lolo na naintindihan nila yung pagturo natin kay Ate Maricel. So maya maya, mamaya hapon siya, ano, magbili tayo ng ano? Grocery. Bili tayo ng grocery. At thank you kay, ano, kay Tita Joffy Agyaw. Marami salamat, Tita. Oh, ano mga kabox, mamaya po ulit manggo-grocery ho tayo. Ano? Patry natin, paranas natin kay Ate Maricel. Kasi yung manguha ng kailangan nila. Ay, hindi. Baka damputin lahat. Wala tayong ibayad. Hindi, ano namin. Papatry ho namin si Ate Maricel mga kabox na siya yung manggo-grocery. Kumbaga siya yung kukuha hanggang sa pagbayad para masanay rin siya. At ma-experience niya yung gano'n, yung mag-grocery. So, mamaya po ulit mga kabox. Tamahan niyo po kami. Grocery sa Timoricil. Yan. See you later po. Okay. Ayaw kong magpaiwan mga kabox. Kaya pala ayaw magbabay. Pinababay na namin kay Liam. Ayaw. Gusto pala sumama. Tara! Manood ho nung muna kami ng TV sa bahay. A few minutes later. Time check. Last 3:17 na ho ng hapon mga kabuks. At medyo biglang kumulimlim ho yung panahon. Wala nang init. So parang may ulan. Sana ready na si Ate Maricel dahil kami ready na ho tayo mga kabox para ho sa unang pag-grocery ho ni Ate Maricel. Kaya parang sa bahay ba? Sobrang bigat kasi nila eh, no? Malayo si Liam. Oh, nasabit na nasabit! Oh! Maupiya mahapon, Bonnie. Mahapon? Sulat. Maradyo mahapon. Sa'yo maligay mo na kauli. Sa'yo maligay mo na kauli. Ay bunga. Walay pinya? Ugma, aman ugma. Ay, Domingo, may ugma ba? Okay, bukas pala. Walang duty. Mas dusi. Maricel, ready na ka Maricel? Okay, sige. At eto, dadalhin na natin tong mais nila. Ibenta na natin. Mainit-init po. Yung panahon ni Maricel. Pinagsikapan. Dadalhin na namin ngayon. Didi mo na si B-Boy para hindi iyak. Okay, dahil tapos na magdidi si B-Boy at ready na po kaming mag-grocery. Kaso, hindi kasama ang dalawang bata. Kami lang ho ni Ate Maricel at syempre ang ating honey. So, maraming salamat po pala kay Tita Jupi kasi nagpaabot po siya ng 7,000 kina Ate Maricel para pang-grocery. Wow! Thank you so much po kay Tita Joffy Agyao. Tita, thank you so much po Tita sa pagmamahal. So, abangan niyo mamaya mga kabox kung paano mag-grocery si Ate Maricel. Mm-hmm. Yes, first time, no? Okay. First time yung mag-grocery, maya-maya. O, oh, ayan na. Okay. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000! Wow, ang lucky naman! Thank you po, Tita. Thank you so much po. Ate Maricel. Pasamat ang magtulong bag. Bukit to, sponsor ka namin. So,
Luy kay rit bubungan so pasamat ang tabangan an kuya. Kuya. Eh tita Jofi Agyaw. Tita Jofi. Tita Jofi. Pasalamat pasamat ako. Lumbag pang fight kut sabun. Warag di kay bubungan warag para ito sa nagkakandong mo. So say dakon pasamat ko. Ni dakon Maraming salamat na tita. Malaki na po yung pasasalamat ni Ate Maricel. So, naiyak pa yata si Ate Maricel. Nakasmile pero na tumutulo yung luha. Thank you Tita Jovi ha. Thank you Tita. Thank you so much. So ngayon, mag-grocery na ho tayo. Makasulay na gin si Maricel karon sa pagpamalit. So ako excited sa Oh, excited din tayo kasi hindi pa natin nakita si Ate Maricel mag-grocery at hindi natin alam kung ano yung i-grocery niya. Okay, tara, let's go! Narito. Oh, pili ka, Maricel. So, andito na ho tayo mga kabok sa loob ng grocery niya. So, depende na ho ni Ate Maricel kung ano yung magkukusto. Halang na siya. Halang. Kasi gusto sa kaghalang. Ang mga bata man. Ato si Annalyn dito na si ano si Maricel Marabo. Ni nasa ibabaw. Ah, na wala dugay moro. Soka. Ni nasa ubos ay. Pa Okay. 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 Ok
Gusto lang dito sa bika. Pwedeng ko. Yaman ni Manasin ngayon mga kabo. Ang daming grocery. Ano kasi pinta? Kanina lang, kanina lang. Ingat ka sa pera, Maricel. Madikit kasi yung bagong pera, kaya hindi na bala na 5,000 na. Madali ka, Maricel. Okay na, ne? Siyempre, pagkatapos sa grocery, dito naman tayo sa pangsangkap mga kabuk, pampalasa. Depende na yung ate Maricel kung didinggan na lahat. Ilang kilo, boss? 120. 120, oh. Sarap ang grocery, Maricel, eh, no? Dos 20, Maricel. Dos 20, kanan? 220. Ako lang ang assistant mo. Dito naman tayo sa bulad, tuyo. Favorite nilang tuyo. Ay, mungahan natin dito. Ay, lahat din natin. Ay, sarap kay boss. Itulong tayo nangibili mga kabok na tuyo. Pagka nanimigay niya tayo sa bundok. At ngayon, sa ating Maricel, gusto niyang itry kung gano'n ako kasarap mag-grocery mamili. Maricel, kanangin na yung Maricel. Kanang ginutan. Ang kanan na. Shoutout kay boss. Pa-shoutout daw si boss. Tuyuan ho dito sa Aglayan. Pagka marami, mahirap mamili, no? Maricel? Kamali mo ha? Kaniyo, pwede sa niyo. Okay, kanidaw, kanidaw, iha ho. Ana? Sige na. Sabi mo, Teng. Sabi mo, Teng. Ilaman, Maricel? Kasi? Ilaman? Sa kilo? Tagilong nga po. Sa mga Tagalinabo, pagka Aglayan, malapit lang dito. Dito na ako kayo bilang kay boss ng tuyo. Presko-presko ko ang tuyo dito. Presko? Wala presko. Hong, ano, wala hong old stock. Puro ito bago. O, 1 kilo. Para kay Ate Maricel.
Alvin Dibo. Ilang kilowatt? 180. 180. 180. Thank you, boss. Thank you. So, siyempre mga kabox, hindi mawawala yung favorito nilang isda mga kabox. $2.20 Ate, gumisang gagmay. Thank you. Oh, bigas na lang. Punta ng pila bayad. Tila daw ko no bayad. Oh, 150, tagay 150. Salamat. So, nag-arabi sila mga kabox. Yan din yung laging ginugulay ni ano dito ni Ate Maricel. Yan, masarap yan mga kabox. Okay. Oy, Marjo mahapon. Natulog pala yung ano? Yung dalawa? Oh, Ate Maricel, ano na ni Inan eh? Ah, han. Tinan mo. Oh, diba? Naglinis tayo. So, ibig sabihin, si Lapa at si Aya pwede na ditong mahiga. At napag-isipan na nila, napagsunduan ho nilang dalawa, nalagyan ng tabing para makapag-schedule na sila mamayang gabi. Arong Maricel! Baka masundan na. Expire pa naman yung ano, yung pangsangga. Sinong kumawa niyan? Hindi ko lang alam. Kitsa nagbuhat? Si Aya? Ang bait niya, Aya. Pinagano ah. Pinagbigyan ng time. Si Aya o si Bone? Nagbibiro lang si ano, si Ate Maricel. Oh, hindi magawa ni Aya yan. Hindi naman maabot ni Aya dyan eh. Si Bone. Bon? Ay, naramdaman si Bone di ay. Ang sarap pag malinis eh, no? May plano. No? Pag malinis talaga. Bon. Si Bonnie pala yung nakapag-isip na pwede nang mag-schedule mamayang gabi dahil malinis na dito. Nilagyan ng backwood. Oo, nilagyan ng tabing. Oh, ang grocery. Oh. Ah, yung grocery. Maricel? Oh, siyempre Maricel. Ikaw may nakakitaan ng grocery ba, no? Oh, sige Bon, maso-surprise si Bonnie nito. So-surprise si Bonnie. Sige. Siyempre, yung tinapay para makakain na yung mga bata. Oh, yung mga bata pala. Tinapay. So, ito po yung binili namin. Sige, Bon. Habuhali. Atanan, Bon.
Ganyan no, kadami ang grocery. Oh, mga bata. Oh, syempre biscuits para ho sa dalawang taba chingching, asa tatlong taba chingching pala. Oh, di ba? Syempre hindi mawawala yung kape. Sawa na yan ah. Oh, Milo. Napa yan. At si Apa, ito yung ano, pakita ko lang kay Apa. Apa? Oh. Kaong ka sa'in? Ha? Kaong ka? Ito ho yung request ni Maricel dahil ito ang favorite ni papa niya. Itong bagoong na alamang. Ayan. Yun ho ang favorite ng papa niya, kaya kumuha ho si Ate Maricel ng dalawa. Ayan, may mga bisita ho tayong mga kids dahil meron hong papremyo si Tita Tita Rose Almeida. Meron ho siyang papremyo dahil, sa mga bata. Dahil nung nagsasayaw sila ng live. Oh, nung birthday ni Alvin the Box. Natutuwa si Tita Rose sa kanila. Tuwan-tuwa ho si Tita Rose dahil sumayaw ho sila yung mga bata. Grabe, Bon. Mara, parang ano, Bon, ah? Parang magtitinda ka na, Bon, ah. Daming grocery, ah. Daming grocery, mga kabox. Thank you so much, Tita Joffy Agyao. Thank you so much po. At ito, syempre, gatas ng mga bata. Yan, may bourbon ho sila. Yung kape at Milo. Syempre, yung Milo, pwede na rin sa kanila. Si James lang ang gising. Tulog pa si ano? Si Saison. Oh, yeah. Oh, eto, magbibigay na ako ng premyo. Ito ay pinapamigay ho ni Tita Rose Almeida. Tita, thank you po ha. So, hatag ninyo sa inyong mama ha. Michael! Ha? Michael, hatag sa inyong mama ha. Hatag din mo kay Aya ha. Ha? Si Tita Rose Almeida pala, nagpapaabot ho ng 300 pesos po sa kanila mga bata. O, eto naman ay, kay, siyempre kay Kuya Saison. O, Kuya Saison no? 300? Tama, 300 diba? Mm. Oh, awit ka. Where is it? Para kay... Tyson yan ha. Ito naman para kay James. Dapat ka po dito. At ito naman syempre kay Ate Sophie. Okay, welcome. Ito naman ay kay Michael. Michael? Oh, welcome. Ihatag ka mama ha. Oo, gano. Ito naman kay Dodong. Oh, do all there sa camera at pag thank you kay Tita Rose. Thank you kay Tita. Thank you dito kay Tita. Thank you Tita Rose. Thank you. Tita Rose. Thank you Tita Rose. Michael. Thank you Tita Rose. Wow, thank you. Welcome. Thank you. So, ayan, maraming salamat po ulit kay Tita Rose Almeida. And syempre, sa pag-grocery ho ni Tita Joffy Agyao. Thank you so much, Tita, sa pinadala niyong 7,000. Ay, ito pala Maricel. Pila man tananin mong natutal na palit? Wow, parang nagtitinda. Ah, man, yung bag, beta nga natat? Oo. So pila ay mong halen, yung ano kasi mga kabok, nakapagbenta si Ate Maricel ng Maes. Tapos nag-aano ho siya ng 500 mahigit, di ba? Ito ang kita niya mga kabok. Meron siyang 509. So meron siyang 509. Hawakan mo muna yung 500, yung halen mo. Ito naman, i-check lang natin kung magkano yung balibon na lang sa coins, magkano yung natira sa pera ni Ate Maricel. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 950 yung natira sa pera ni Ate Maricel. Kasi bumili pa kami ng bigas, ang daming grocery. Ayan po yung bigas. At, isda, mga pagsangkap. So, 1,000 kasama na yung coin. Yeah, Tita Joffy Agyao, thank you so much, Tita. So, syempre, si ano muna, si Kuya Bonnie muna ang mag-thank you kaya Tita Joffy Agyao. Salamat kayo, Tita Joffy. Yatagan mo ni Kuwan Pera. Sumapalit sa Kuwan Bugas.
Sultan. Ayan. Thank you so much, tita. Siya pa. Ikaw, papay. Salamat ka, Kay. Salamat ka, Kay. Mukya mati. Pasalamat aso. Kubli makaluloy sa kubli kay yaka. Manubo. Manubo. Pasalamat kaya magka. Matabangang. Doon naging manong dinoo kanami. So, anda yung dinoo. Si so amusta ka dinoo. Tabangan kita mo pia. Pasalamat. Si Lola, ikaw Lola. Salamat niya ako. Pasalamat ari at nako si Jo. Namo ko iya si. Tabang si apo ko. Pasalamat ari ya to. Tabang si apo ko no dakol. Okay. Thank you, Lola. Thank you. Salamat. Siyempre, pasalamat tayo sa ating Diyos. Dahil andito lagi si God na nagagabay sa atin, nagpamahal, at lalo-lalo na sa mga bata. Thank you din po sa anghel na hinipo ng ating Diyos na si Tita Jofie Agyaw. Pinabot niyo po, Tita, na pagmamahal. Maraming salamat po. Pagpalain po po kuya ni God. Sigad na ho, bahalang magbalik ng siksik, liglig ng blessing ho sa inyo mga tita. Sa inyo tita. At syempre kay tita Rose Almeida. Thank you din po. So, ganoon nila kami na sila. So, ayan, kasya pa naman kami sa kama. So, ayan po mga tita. Thank you so much po at ingat po kayo lagi. God bless you all. Salamat po. Ingat po. Bye-bye! 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 Bye-bye!